Hipolito East. Nagkaayos na nga ba talaga? One Tags member Innocent One, umano na. Isang nakakalungkot na balita ang bumungad sa Pinoy Hip-Hop community ngayong araw dahil sa pagpanaw ng mahusay na artist na si Steve De Quina Bohol o mas nakilala bilang Innocent One mula sa rap icon na One Tags at isa sa mga pioneer ng grupong 187 Mobstaz. Hindi pa lubos na uso ang internet noon nang magsimulang mamayagpag ang grupo dahil sa mga pinasikat na kanta nito, Bakit Ngayon Ka Lang at 420 Anthem na Momay. Ayon sa huling post ng rapper sa kanyang page, ay nakapag-perform pa raw ito kasama ang ilang kapwa artist sinagabi ng May 5 sa isang event sa Caloocan City. Kaya naman, laking panghihinayang ng mga malalapit dito at mga tagahanga dahil ng sumunod na araw ay inatake ito sa puso dahilan ng pagpanaw nito sa edad na 43. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang lahat ng mga kaibigan nito sa industry at nagpasalamat sa mga naiwang alaala nito. Ilang taon na rin ang binilang magmula ng unang magtirahan at magparinigan si Nayangwa ng Donggal at Bebe Boys member na si Coli Tugista. At ngayong taon, matapos ang mga patutsada ni Yangwan sa pagkakansel ng ilang show ni Naluni sa US, isa si Coli sa sumita dito. Kaya naman, nang ilabas ang poster para sa 30th anniversary ng samahang True Brown Style na magaganap sa Koneta Astrodome, nakakuha ito ng mga reaksyon mula sa netizen dahil alam na ng mga ito ang matagal ng alitan ni Nayangwan at Coli. Mukhang ito na raw ang magiging daan sa wakas ng pagkikita ng dalawa sa personal. At sa araw ng mismong event, ilang larawan ang nagsulputan kung saan tila pinagkakamay si Nayangwan at Coli ng mga kamember nila na si Naken Magat at anak ni Bakuko. Sa mga litrato ay tila nag-aayos naman na ang dalawa, ngunit tila nag-iba ang ihip ng hangin dahil sa paglabas ng ilang video mula kina Coli at Yangwan. Sa video na inilabas ni Coli, makikita ang paglapit dito ni Yangwan na agad tinanong ni Coli kung totoo raw ba na TBS ito at kung anong hood ito. Mukhang naasa si Yangwan sa tanong nito at binanggit pa na hinaman daw siya nito ng suntukan habang may kamera pa itong dala. Siyang maagap na paglapit naman ng dating flip-top MC na si Ken Magat, pati si anak ni Bakuko, Richie Ramirez, at pinaliliwanagan ang dalawa. At sa huli, bilang pagpapakita ng paggalang ni Yangwan at Coli, nagkamayan ang dalawa at nag-post para sa larawan na tila ebidensya ng pagkakaayos nila. Dahil matapos may upload ni Coli ang kanyang video, sunod-sunod na naglabas si Yangwan kanyang content kung saan sinita niya si Coli dahil putol-putol naman daw ang video nito. Isang video ni Yangwan ang sumunod kung saan mapapanood ang mga naunang pangyayari bago pa sila pagharapin ni Coli. Kita sa video ni Yangwan pagdating ng grupo ni Nesmaglas at si Coli na nasa likuran lang nito at lumapit kay Yangwan na nakaamba para makipagkamay dito. Tinanong ito ni Smaglas ang TBS ba ito at hindi pinansin ang nakalahad na kamay ni Yangwan. Inawat naman ang mga nasa paligid si Smaglas at tinakbayan na papasok sa isang waiting area. Mukhang inasahan na ni Yangwan ang mga gagamit ang hindi niya pagpalag sa inasta ni Smaglas sa kanya ng mga basher at inunahan na ang mga ito. Malaki raw ang respeto ni Yangwan sa kanilang kapatiran kaya siya na ang iiwas sa gulo. Hindi raw ito ang ipinunta ni Yangwan doon kundi ang makisaya sa mga kapwa niya TBS. Wala na raw panahon si Yangwan sa ganong klase ng laro dahil sobrang busy raw niya para sa kanyang pamilya. Sa isang hiwalay na video naman ay tinanong niya kung ano raw ba ang mapapala niya o papatulan niya ang mga ito. So tingin mo okay na yun na after that over, take mo na may gawin kayo. Dalawa mga padrino sa'yo. Una sa lahat, hindi na ba ako doon dahil anibersaryo namin grupo. Tayo ako sumira sa taong nabigay ng tiwala sa pamilya tayo. Magandang hindi ka magsalita, hindi magtuloy-tuloy.
tuloy. Dito sa amin, no, kami magnakarta. Meron kami sinusunod. Pagbaba ko doon, pagpapakita ng pagmamalat, respeto, paggalang. Kahit na ako, yung binibigyan ng ganon. Di may hirap pasuhin ang gusto nyo. Pero kung yan yung laro gusto nyo, pasensya na si ako. At tingin nyo, kung sino to ko smagla sa kasikoli, yung mapapala ako. Isang post naman mula kay Supremo ang nagpapatunay na legit ka-brown daw nila si Yang Wan at may ilang nagkomento pa na hindi pa raw ito sikat, si TBS na raw ito. Nakarating naman kay Koli ang mga pahayag ni Yang Wan, kinontra ang sinabi nito na padrino daw niya ang mga umawat sa kanila. Huling chance na raw makikipag-ayos niya rito at wala na raw siyang magagawa kung hindi ito titigil sa inaasal nito. Sa huli, sinabi ni Koli na marami raw gustong sumakayaman sa event na maaaring nangyari kung hindi dahil sa kanya at kay Ken Maga. Ay, naku Doy, na sinasabi mo padrino ay dalawang tunggalo yun. Sinasalo ko lang sa akin ng mga para hindi ko masakot mukha mo. Alam mo Doy, patuloy pa rin niya kung kapalan mong ganyang asal mo. Dahil ako magagawa dyan. Huling chance na sa'yo yun, Doy. Kami gusto sumapak sa ito, inarbor ko lahat, pero inarbor ka sa akin, Consel Ken Magat at Nininong Bako. Sa ibang balitang hip-hop naman, Looney, gusto raw i-rematch ni Badang. Sa hindi pa napanood ang video na aming pagtalakay tungkol dito, i-click lang ang nakikita sa screen. Sa susunod na video ulit.